video na ito, pag-uusapan natin si Easy Peso Loan App. So, kumusta na ba itong loan app na to? Nanghaharas daw si Easy Peso kahit wala po tayong account dito. So, very scary yung ganito. Ano? So, legit pa din ba si Easy Peso? So, alam ko, some of you aware na sa loan app na ito and very familiar siya and lagi po siyang nagpo-pop up sa ating feed. Most commonly sa mga ads talagang and re-recommend siya. And mainit-init pa nga pong issue regarding po sa isang celebrity. Some of you aware na rin doon sa issue regarding kay Easy Peso na nanggugulo nga siya ng celebrity, which is si Miss Sunshine Cruz. Ito nga po yung mga post ni Miss Sunshine Cruz sa kanyang social media. And then yun nga, kina-call out niya si Easy Peso. Screenshot po ni Miss Sunshine Cruz yung mga pinadalang text or mga harassment text sa kanya. So, kung gusto niyo lang siyang basahin, so you can screenshot na lang po. So, ayan po yung mga yon. So, been getting calls and messages from different numbers. You are so unprofessional. Stop na. Then, nalagay din po dito sa sinabi, different numbers have reached out and apologized daw sa kanya. So, sana all, no, diba? Kasi na-call out sila through the celebrity nga. Sana all talaga famous. Para ma-call out yung mga ganitong all na talaga na nang ha-harass. So, nakalagay po dito na may attorney nga po siyang in-appoint dito. Para siya na yung makikipag-usap sa mga yon. So, nakaintindi ko po kasi hindi siya yung owner. Parang character reference lang siya and kinukulit nga siya. Ibig pong sabihin talaga, victim siya, wala siyang account. Ba't naman siya mangungutang din dito ah. Tatanungin ko kayo, bakit siya mangungutang dito sa loan app na to? Sa loan app na to talaga? So may mga bank loans naman, di ba? So hindi nila kailangan yung mga ganitong loan app na to. And ang credit limit kasi nito sa unang alam ko, up to 30,000 pesos. So aanhin niya to. Kaya nga po nag-a-appeal siya, di ba? So ang punto ko po dito, ganung level na ba si Easy Peso? So, sige, mapapansin niyo po yung mga text message ni Easy Peso. Wala siyang minimension na pangalan. Be po, send to many ito, so send to all ito. By the way, sa personal experience ko dito. Actually, last May pa. Ako po kasi, nagtangka talaga ako dito sa Easy Peso dahil according to my viewer, i-review ko daw. So, ako naman is to the rescue din sa pagre-review. And nag-attempt po talaga ako. So, last May, nag-download po ako ng Easy Peso app. Search ko po siya sa Play Store, Google Play Store. First after that, in-open ko na after downloading this. Pan-opening ito yung lalabas. Easy Peso wants to send you a notice. So, click lang natin itong okay, of course, para makapag-proceed. I-enable lang po natin itong all Easy Peso notification. Exit ulit tayo. And then, dito po, kailangan daw natin isubmit personal data collection nila na dapat daw i-allow natin yung mga ganun. And napakahaba po. As usual, ito yung lumalabas sa app para makapag-create tayo ng account dito. We need to enter our phone number. So, of course, in-enter ko naman. Isend sila sa atin ng verification code. Kali, ang ginawa ko, in-exit ko muna siya. Tumalik po ako sa Play Store and nag-review ako ng kanilang ratings. Kahit pa paano may idea ako sa reviews and ratings nito and kung ano yung mga mostly na comments nila dito para alam ko kung itutuloy ko ba siya or hindi. So, by the way, si Easy Peso po is a SEC registered, SEC registered po si Easy Peso. And after now, is existing pa din po siya as an active lending platform currently na nag-exist pa din siya. And yun nga po, nag-decide ako na magbasa-basa dito muna sa Easy Peso ng mga comments. Babasa tayo ng mga reviews dito ha. So nakalagay po dito na this is scam daw and shark loan. I download your apps and registered after that without knowing or agree about the loan. How come I already received the loan amount? So auto-disbursement to, ganun. Walang confirmation. Ito pa lang activity si Easy Peso. So, kasama po tayo ng review. So, nakalagay dito, this is a bad loan app. The interest is so high and the agent is so bad. Nakalagay din dito, again, nakalagay, this is a scam. We failed the registration and when we saw the high interest fee, we decided not to proceed and later on, we received a message saying they've sent the money without our permission. Without our permission. So, talaga ayoko ng ganitong loan app na wala ka ng choice. Nag-fill up ka lang or nag-apply ka pa lang. Disburse na nila. So, nakalagay pa dito sa isang comment, no star at all because they are harassing people when they are going to remind your bill. This is a very bad financing online. Yan. When you are doing the process, there is no confirmation but automatically they send you the money. I just borrowed 1,500 pesos but they sent to my account 950 pesos. Very bad. So, usually, ito yung mga comments dito. So, kung ako magbabasa nito, of course, mag-iisip-isip ako, itutuloy ko pa ba? Ito na nga yung mga reviews. After knowing that reviews, binalikan ko po yung aking loan app. So, ang ginawa ko pa, nakalagay nga po dyan na after 30,000
30,000 credit limit nga po yung ibibigay nila po sa atin. Then only 3 steps to apply lang daw, so personal info. And then yun nga, napagtanto ko talaga na ayoko siyang ituloy. Kaya ang ginawa ko po, in-exit ko siya at in-install ko po siya. So, hindi ko po tinuloy yung aking application dito sa AC Peso. Kasi po ayokong pumasok sa gulo na ganito, na nag-a-apply ka pala, isisend na agad sa'yo yung inyong loan amount. So ayoko po nang ganon. Ginawa ko, in-install ko siya, dinilit ko po talaga siya. Thank you to Miss Sunshine Cruz na nag-share siya ng experience niya getting AC Peso. Kasi di ba kahit paano, magugulantang man lang sana yung mga loan app na nangha-harass dito. Na nangha-harass sa atin, di ba? So paano kapag ordinaryong tao lang yung hina-harass nila and rattle na rattle sa ganitong sitwasyon. So makakasira pa talaga sa mental health, madedepress pa yung tao. So yung mga ganun, di ba? I hope may gawin talaga yung mga loan apps na ganito. May tigil na talaga yung harassment. So by the way, chinek ko po si Easy Peso sa CIC website and I found out ko po, hindi po siya submitting entity ni CIC. So based kasi sa pinapadalang text message ni Easy Peso kay Miss Sunshine ko, sabi kasi doon yung Credit Information Corporation, di ba? Na parang pinapaliwanag niya na once na hindi ka makabayad, masisira yung record mo, mga ganun-ganun siya. And then chinek ko nga, dahil yun yung sinasabi ni Easy Peso. Si Easy Peso is under ng Creditable Lending Corporation. So yun yung hinanap ko. So wala akong makita. Ang hinanap ko rin si Easy Peso mismo, wala rin po siya sa CIC. So ang alam ko po kasi, mostly sa mga nangha-harass na loan app, hindi po nagsasubmit sa CIC. Nga po malakas ang loob nila talagang maharass sa mga tao kasi hindi po sila registered sa CIC. So yun lang talagang kaya nilang gawin para takutin yung mga nanghihiram dito na magbayad talaga agad-agad. So ganun po sila. So tips lang, huwag niyong katakutan yung mga harassment sa loan app kasi wala pong nakukulong dito. Wala pong katotohanan yung mga harassment nila na pupuntahan ka sa bahay nyo, ipapabarangay ka. Kasi yung mga yan po, is takot din po yan magpakita kasi illegal yung ginagawa nila. So, hindi nila gagawin yun. Kaya wag na wag po kayong matatakot. And then, kung text sila ng text sa inyo or message sila ng message sa inyo, i-turn off nyo lang muna yung inyong SIM card na ginamit. Activate kayo ng Facebook nyo kung kayo ay hinaharass through Facebook. Kayo mahihiya kung kinakontak yung mga character reference. So, explain nyo lang yung nangyari. Thank you so much din sa nag-voice out talaga through Miss Sunshine Cruz. Buti na lang din nakarating sa kanya si Easy Peso. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi talaga magka-call out sa Easy Peso. So magpapatuloy ito na mangharas sa iba't ibang tao, sa mga ordinaryong tao lang. Iniwala ako na hindi na sila basta-basta makakapangharas ngayon. So yun lang po yung experience ko dito sa Easy Peso and gladly din na topic natin tong mga problems, encountered harassment dito and mga issues. And this is for our awareness po. Dapat po talaga aware tayo sa mga bagay-bagay. Ang paano may ideas tayo regarding Easy Peso? Kung wala pa po kayong loan app na ganito, huwag nyo nang itry. Budget na po ito. Hindi ko po naiintindihan kung bakit sinasabi nyo good si Easy Peso, okay si Easy Peso. I don't know, kayo ba? Ano po pang experience regarding Easy Peso? Mga na-experience dito regarding Easy Peso, paki-comment down below. Comment nyo na rin yung mga worries na loan app meron kayo and paano aware yung mga viewers natin and mga nanonood sa video na ito at aware din po ako. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe po kayo. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated po kayo. Thank you for watching this video. Bye!